Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapapasalamatan ng sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Loobin nawa ng ating Diyos at Ama at ang ating Panginoong Hesukristo na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayoy, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Iyaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong malingkod na naghihirap sa ngayon. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umaga'y ipadama ang pag-ibig mo't pag-giliw, at sa aming buhay, may galak ang awit namin. Panginoon namin Diyos, kami naway pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin.
pag-ibig mo'y padama, aawit kaming masaya. Magsitay na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasuki ng kaniyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinamamahala ng kaniyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang alipin iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kaniyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kaniyang Panginoon sa lahat ng kaniyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulang bugbugin ang kaniyang mga kapwa-alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Do'y tatangis siya at magngangalit ang kaniyang ngipin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay mag-iingat kasi parang kagabi pa lang umuulan na. Mag-ingat po sa kalusugan na hindi mabasa para tayo po ay maging mas masaya pa sa mga susunod na araw. At atin din pong isama sa misang ito ang kaligtasan ng mga nasasakupan ng bagyo. Ating ipanalangin sa Diyos na bigyan sila ng lakas sa pananampalataya upang maramdaman nila na tayo ay kasama nila. Ang ating pong ebanghelyo ay tumutuon sa tapat at matalinong alipin. Yung laging handa sa pagbalik ng kaniyang Panginoon. Isang talinhaga na ginamit ni Jesus upang tayo ay bigyan ng babala na ang Diyos sa kaniyang pagbalik kahit na ang kaniyang mga tapat at matalinong alipin ay hindi alam ang oras na iyon.
Kaya binibigyan tayo hindi lamang ng babala, kung hindi ng isang senaryo o katotohanan na ang Diyos ay babalik sa oras na hindi natin alam. Kaya tayo ay pinaghahanda, kaya tayo ay binibigyan ng isang pagkakataon sa araw-araw na ang tangi lamang nating dapat gawin ay ang umasa at gumawa ng paraan na tayo ay handa sa kaniyang pagdating. Naiyahalin tulad nga minsan ang pagdating ng Panginoon sa tulad ng isang magnanakaw. Yun bang sinasabi nating the least we expect? Yun bang bagay, oras, lugar o pangyayari na hindi natin inaasahan na darating ang Panginoon? Ito yung nakatutuwa o minsan nakaiinis din na may mga kakilala tayo o mga kaibigan o mga tao sa ating paligid na gumagawa ng sabi nating multo. Ano ibig sabihin po ng gumagawa ng multo? Ibang gumagawa ng kababalaghan, gumagawa ng kasalanan. Tapos ang sasabihin nila, hindi naman nakikita. Di ba ganun yung mga tao na gagawa ng pagkakamali o kasalanan, tapos i-justify nila, hindi naman nakikita. Hindi nakikita po. Ito yung sistema o katotohanan na ang lahat ng ating ginagawa ay alam ng Diyos. Wala tayong maitatago. Yung bang hindi mo pwedeng sabihin na at ipakita sa lahat na masama ang ginagawa mo, pero deep inside your heart, nagtatanim ka ng galit sa iba. Nakikita yun ng Diyos. Nalalaman yun ng Diyos. Kasi palagi nating dapat gawin at dapat isipin, may nakakakita man o wala, gagawa ako ng tama at gagawa ako ng mabuti. Hindi yung nakikita lang ng mata ng tao para ikaw ay purihin na ito ang iyong ginagawa. Pero sa mata ng Diyos, lahat ng ating balakin, lahat ng ating nadarama, lahat ng ating iniisip, ito ay nakikita at nababatid ng Diyos. Maikwento ko, hindi ko naman sinisiraan, kwento ko lang po sa inyo. Nung ako po ay nasa seminaryo, meron akong isang kasamahan. Hindi naman po siya para sirain, ha? Hindi po. Kukwento ko lang kung papaano kami namumuhay. Kami ay naka-assign ng paglilinis sa mga lugar. At ito ay kailangan naming magawa dahil ito ang aming assignment. Ay medyo meron akong kasamahan na medyo tamad. Totoo naman yun, may mga kasama ka talagang tamad, natural yun, no? Ang ginagawa niya kapag wala yung aming rector, siya ay natutulog. So yung kaniyang assignment ay hindi niya nagagawa. Pero kapag nandyan yung rector at umiikot-ikot sa seminaryo, napakasipag po. Halos kahit hindi niya nagawain, gagawin niya para ipakita na siya ay nagtatrabaho. Eh since may mga kasamahang nakakakita sa kanya, parang siya ay ginawa ng prank. It's a prank. Isang araw, alauna ng tanghali, ang lahat ay natutulog. Biglang nagbusina yung isang sasakyan. It's a prank. Binusinahan yung sasakyan na nandyan na yung rector. Alam nyo, kahit na siesta at natutulog, bumangon siya at dumampot ng walis. At kung saan dadaan yung rector, doon siya magwawalis. Bakit? Kasi hinahanap niya yung, wow, kahit palapahinga, nagtatrabaho ka.
Yun bang affirmation? Affirmation ng mga taong nasa paligid niya upang siya ay bigyan ng affirmation na hindi naman totoo ang kaniyang ginagawa. Minsan kadalasan, di ba, ganun tayo? Sa harapan ng boss, sa harapan ng mga superior, magagaling at, you know, masisipag. Pero pag wala nang nakakakita, wala na, nag-iiba na. Ito yung mensahe ng ebanghelyong dinadala tayo na whether binabantayan tayo o hindi, gagawa tayo ng mabuti. Whether may nakakakita o wala, patuloy pa rin mabuti ang pipiliin mo at iyon ang gagawin mo. Hindi kailangang ipakita sa lahat sapagkat hindi naman ang tao ang ating binibigyan ng parangal kung hindi ang Diyos na may kapal. Kaya palagi nating isipin, palagi nating ilagay sa ating kalooban at puso na alam ng Diyos at para sa Diyos ang aking gagawin ngayon para ako ay malayo sa pagkakasala. Sana ako ay matulad sa tapat at matalinong alipin kesa doon sa aliping ng bubugbog kapag wala ang kaniyang Panginoon. Tayo ay binibigyan ng pagkakataon araw-araw ng Diyos na maging tapat at matalino sa lahat ng ating ginagawa sa buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa Ebanghelyo, inatasan tayo ni Jesus na magbantay sa araw ng kaniyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama habang nananalangin, nagbabantay at naghihintay sa kaniyang mahal na anak. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway hindi makontento na lamang sa kanyang mga nagawa, na bagkus, higit pang pagpatuloy ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng pagbabalik loob at isakatuparan ang kinakailangang pagpapanibago. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, hinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang ating mga komunidad, naway maging mga karapat-dapat na lugar para sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating paggalang, pagmamahal at pagkalinga sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, sinihintay namin ang iyong pag-ibig. Tayo naway maging laging handa sa pagdating ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananatiling gising at hindi natatakot. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, sinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway matagpuan ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, sinihintay namin ang iyong pag-ibig. Ang mga tupat na yumao, naway matagpuan ang handa sa pakikipagkita sa Panginoon na kanilang matagal ng hangaring makita ng hayagan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, sinihintay namin ang iyong pag-ibig. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin kalakip ng katapatan ng aming puso. Tulungan mo kaming lumago sa kabanalan habang naghihintay kami ng may maligayang pag-asa sa pagdating ng iyong paghahari. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Itong anak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y gawang iyong pinag-
sa amin maging tunay na katawa dugo ng iyong anak. Mag-stay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pangmalagi ang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalugod, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang ang kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala ng paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin na sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan. Magsusulod po lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malister pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Katawan ni Kristo
sakramento, banal na kahanga-hanga. Tanggapin natin buhay niyang biyaya. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mag-stay na po ang lahat. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,